At dahil nga niling ko ngayon ay naisipan namin magbanding din sa bukid. Di pumasyal na rin kami din sa aming mga tiyahin. Kaso nga lang ang problema ay wala pala sila din eh. Ay nagchat pala eh, hindi ko naman nabasa agad. Eh syempre, ay, alam naman hindi namin ituloy na ibabad na itong manok para magluto nga ng chicken barbecue din sa bukid. At ayan nga, ay, ginayak na rin namin agad ito para mabilis maluto. Nagtusok-tusok na sila ng ano. At syempre, mga ako nag-amang-amang ay may kasabay pala akong nag-amang detail itong mga pusa at itong manok ay itong aso. Ano ba yan? Ayun, ay nagpadikit na rin ako agad ng apoy para pagkatapos nilang tuhugin yung manok ay maiihaw na rin agad. Ayan, alam niyo naman itong pagbabanding din sa bukid ay nakakatuwa lang din paminsan-minsan. Ayan nga ako nang gigigil na dito sa nag-iihaw. Ang ganda. Uy, naisingit pa yung pagkakiri. Pero ayun nga, parang ako'y parang nakakagutom na agad. Umpisa pa lang nang iihaw ay ako'y gutom na. Sinunog nyo na eh. Kainis tong mga uling na, uling. Uling na, kainis. Kabay kuha. De, atikman ko lang. At siguro ngayon naiinip na rin itong mga bata. Kaya ito wala na rin magawa. Naglaro-laro na lang dito. Ito yung bata kami. Ang tawag namin dito ay ice cream, ice cream man. Di pabilisan kami, karera kami dito. Ayun din pala ang ginawa nila. Ne, makalakal. At habang pinapanood ko nga sila dyan na nag-iihaw ay saka ko lang namulakata na kulang pala ang dala namin kanin. Ay di ako'y nagmadali din at ako'y bumili dito sa Kakang Merli, kamag-anak din naman namin na bumila ako ng 1 kilo. At alam mo na mahirap mabitin sa pagkain, ay ako pa naman pag nabibitin sa kanin ay ako'y nanganggat ng katabi. Ako hindi, biro lang. Dito ang bahay nila. Dito, yan oh. Eh. Tao po. Pabili daw ng bigas. 1 kilo lang. Ang bigas dito 46 lang, 46 pesos. Magandang klase na nabigas. Da talaga pag sa probinsya. Dito sa bukid namin, ang pangunahing pananim dito is ito, mga niyog at saging. Tapos meron din kami ditong mga lansones. Yan. Ano, lambutan. At pagdating ko nga niya, pinasahin ko na rin agad rin bigas at para umabot dito dun sa aming ulam na niluluto. At mahirap na pag ito hindi umabot ay mabibitin talaga sa pagkain. Makakapangga talaga ako ng aking katabi. Ay sa gutom ko ito, pag hindi ka pa nagmadali, ay talaga usay ka. At ayun nga, bayga naman sa daming makakalimutan na yung sibuyas pang nalimutan namin dali. At saka yung kalamansi, ay di kami pandalas na ng aking anak na pumunta din sa may crossing. Ay kalayo-layo naman eh. Na itong anak ko talaga rin may kalukuhan rin talaga, manang-mana sa ama eh. Eh napapili ko ng kalamansi, ay aabot sa akin na yung upo. Huwag yan. At pagdating ay gagayatin ko na sana yung sibuyas at yung kalamansi. Kaya lang itong gamit kong kutsilyo ay naupo. Naubos na yan tayong katas ng kalamansi, hindi pa nakagaya. Kaya ito ginamit ko yung aming gulok. Kaya pagkalaki-laki ang hirap namang magayat ng ganito. Pero sige lang, tuloy lang at para makakain na talaga tayo. Mabilis lang naman ito para may dayak na yung itlog na maalat. Ang sarapan din ng itlog na maalat na may kamatis sa sibuyas. Tapos paparisan mo ng chicken barbecue. Pero sa tunay lang ang sarap talaga na may kapara sa buhay. Maalalaanin ka, alagaan ka, tapos nagnaan dyan para sa iyo. Aray, anay, isingit pa yun eh. At dahil nga malapit na matapos ang pagluto nitong chicken barbecue ay sinunod na rin, isinama na rin namin yung talong para dito sa ulit sa alam. At ayan nga nung naluto na ipinagay ko na yung kanin, pinalagay ko na sa daan sa akin para makapag-umpisa na ng kain. Pero syempre bago kami kumain kami muna nagpray. Pero ang totoo ako nakakain na ng 3. At ayun na nga, nakatapos na kami lahat kumain at ito na lang ang sipatsyot ang natira. Alam niyo ba sa sobrang dami ng kain niya, kinabukasan man din yan ay nagtaig. Siguro ngayon may nasama ng tiyan at sa sobrang dami ng kinain ay pero ayun pa, at iring ay nagbuko pa kami. Ay paano baga naman niya? Ay andito na rin naman sa bukit, paano hindi mapatusin niya? Papalampasin mo pa ba kayo? Ay di ayun nga, at nagaya itong kapansin na magbuko daw kami. Ay di ayun. Eh di ayun, siya ang nangalakyat at ayun, ako na rin ang nagbiak ng ibang buko. Pero talagang ako inakabahan magbiak ng buko. Eh alam mo na, baka maputol yung aking daliri. Alam niyo ba yung kwento na yun? Paano ba yung aking teacher ng high school? Ay nagkwento nga at yung kanya daw kumpare ay matapang. Ay di umakit nga daw ng buko. Ay di nagbiak ng buko at yun nga ay gutom na nga daw sila. Pero pagkabiak ng buko ay tinamaan niya yung daliri. Ay di putol yung daliri. Pero hindi umiyak, hindi daw nagreklamo, parang normal lang. Di tinalian ng damit yung kanyang naputol na daliri. Pero nung gumaling nga daw yung kanyang ano, yung gumaling daw yung daliri, saka lang umiyak yung kanyang kumpare. Paano daw yung daliri? Ang pagkatakid ay baliktad. Maaari ba naman yung lalaki mo ibaliktad?
Kaya kayo mag-iingat-ingat kayo. Pag kayo may nataga-tagad diyan akong ano-ano, lumang magataga kayo ng isda, mag-iingat kayo. O kaya ng karne, mag-iingat talaga kayo. Iba kayo, inyong dalira ay maputol din. Pero pag may nakita kayong tao diyan, ayong dalira ay baliktad. Huwag makapagtawanan, ay grabe ang pinagdaanan nun. Kaya ako nung nagabi ako nitong buhay, talaga ako nag-isip-isip din. Ay baka nga ako mapaputol itong aking dalira at may takit ng baliktad. Ay, ano-ano na yun. Ay, ayun nga, alam niyo, wag pag-usapan buko. Talagang gustong-gusto ko yan. Talagang ang sarap ng sabaw ng buko. Tapos yung makain ka nung laman ng buko, nakamalaho, hindi man masyadong matigas. Ay, pagkasarap talaga nun. Ay talagang ayaw pa magpaawat eh, tumutok pa dito sa camera, kaya naman na talaga. At ayun nga, natapos na kami kumain at kailangan maligpitin itong pinagkainan ng buko. At pag hindi mo naligpit yan ay talagang mabubuntal ka ng may puno. Ito palang pinagkunan namin ng buko ay sa tiyahin ko. Ay alam namang hindi maligpitin ito, talagang mabubuntal ka ng uyo. Alam niyo baga nung bata ako, talagang ako pinapagat ng uyo ng aking tiyuhin. Alam niyo baga yung uyo yun ay nakabalot dun sa balaklak ng niyog. Ngayon ay pag gumulang na yun ay natutuyo, nagiging brown. Tapos nalaglag na lang yun ang kusa pag yung nagalakihan na yung niyog. Tapos yun ang inapampagat sa amin ng aking tiyuhin. Ay paano daw kami ng mga bata ay ang kukulit nga daw. Kaya yun, napapagat ng uyo. Okay, sige na, bye-bye na. At ako may bitbit ng buko. Pwede na akong umuwi.